Magandang araw. Nais ko pong i-share sa inyo ang mga dapat ihanda para sa kindergarten. Para po sa ating mga guro o baguhang guro sa kindergarten, ay i-share ko po ano nga ba ang mga forms na dapat nyong ihanda, lalo't higit ngayong papalapit na po ang end of school year. So narito po ang ilan sa mga forms na kailangan pong ihanda para sa paghahanda po sa checking ng mga forms sa atin pong mga distrito. Simulan na natin. Ito nga pala yung school forms na ginamit ko last year. So, mapapansin nyo, school year 2022 pa yan to 2023. Dahil yung present forms ko ay hindi pa ganun katapos. So, simulan na natin dito sa school form 1 na tinatawag na school register. So, nandito ang lahat ng data ng mga bata at ito po ay nadadownload sa LIS o yung tinatawag nating Learner Information System. Ang school form 2 naman, o yung tinatawag nating SF2, Daily Attendance Report Information, ay nadadownload din sa LIS. Ito naka-record ng kanilang mga attendance. Susunod natin yung school form 5, yung Report on Promotion and Level of Proficiency for Kinder. Ito yung SF5K, na kung saan dito nakalagay ang kanilang mga score sa ECCD at ang number of pupils na kabilang sa section na ito. Napakahalaga ng form na to, kaya dapat nating kumpletuhin. Gumawa nga rin pala ako ng summary of attendance para mas mabilis kong mailagay ito sa kanilang card. Siyempre, hindi mawawala ang class record. Diyan naka-record ang kanilang development. Ang makikita po dyan ay letters lang, B for beginning, D for developing, and C for consistent. Wala pong numerical dyan. At ito pa nga ang isa, ang Homeroom Guidance Learners Development Assessment Card ng mga kindergarten. Dito nakalagay ang kanilang mga development. Kung sila ba ay nakitaan ng development or needs for improvement pa sila. At ito po ay pinipirmahan ng guidance counselor sa inyong paaralan. Siyempre, nakapirma din dyan ang advisor, ang school head, at ang kanilang mga guardian or parent para makita ang development. Siyempre, hindi dapat kalimutan ang pinakamahalaga, ang ECD or Early Childhood Development Checklist ng mga kindergarten. Dito po nakalagay ang kanilang information at maging ang kanilang mga magulang, ang trabaho ng mga magulang. At meron po itong computation per domain at may interpretation din naman po. So napakahalaga po ng forms na ito na kailangan kompletuhin ng pre-test, mid-test at post-test. At dito malalaman kung talagang sila ay talagang na-develop throughout the school year. At huwag na huwag niyong kalimutan syempre ang ating progress report card kung saan makikita ang lagda ng mga magulang, talaan ng pagpasok, ang kanilang non-numerical grade at syempre ang kanilang LRN number. So ayun na nga, nalaman niyo ang mga forms na dapat ihanda ngayong pagtatapos ng taong panuruan. Kasama din po pala dyan ang SF3 at tinatawag nating mga records ng mga books na na-issue sa kindergarten. Kalakip din ito ang SF8 o tinatawag nating nutritional status ng mga batang kindergarten. So kung meron po kayong mga katanungan, mga nais na paglilinaw, i-message lang po or comment dyan sa ating video para po mas mabilis po ang ating message, ano po, paglilinaw. So gawin na po natin para hindi po tayo mag-cramming. God bless everyone.